Magandang araw mga lakay, naglabas ng bagong bout card ang ONE Championship at isa na dito ang lineup ni Lito Adiwang sa Bout 1 MMA Strawweight Division. Ang makakalaban ni Lito Adiwang ay walang iba kundi si Namiki Kawahara ng Japan. Si Kawahara ay isang professional MMA fighter at naging kampiyon sa DEEP, naging fighter din sa Rizin Fighting Federation at Pancrase. Karamihan sa mga panalo ni Kawahara ay sa pamamagitan ng kanyang matinding striking at submissions. At ang karaniwang fighting style nito sa karate ang nagpanalo sa kanya ng diretsyong apat na matches sa DEEP. Tinangka niyang agawin kay Haruo Ochi ang titulo sa DEEP Straweight title ngunit nabigo ito sa decision match. Ayon kay Lito, gusto niyang ipanalo ang laban na ito dahil ito ang magiging passes niya para magkaroon sila ng rematch ni Hiroba Minowa. I really wanted this. I am hungry to come back and get a win. At least if I win this one, maybe I can ask for a rematch from Minowa. Ito ang sabi ni Adiwang sa isa niyang interview patungkol sa napipinto niyang laban kay Kawahara. Ayon pa kay Lito, kailangan niyang patunayan na hindi lang isang off-night fight ang nangyari sa laban nila ni Minowa. Marami daw siyang naging mistake sa match na iyon at natuto siya sa nangyari para magkaroon ng marami pang improvements. Nakaschedule sanang kalabanin ni Adiwang si Wolf of the Grasslands Hexigetu, ngunit nag-withdraw si Hexigetu at pinalitan siya ng Japanese MMA champion na si Kawahara. Para kay Lito, isa itong bagong hamon dahil ayon sa kanya, pinaghandaan niya ang style ni Hexigetu ngunit iba ang style ni Kawahara na opposite sa naunang kakalabanin sana niya. He's more of a striker but he's taller than me. However, I am confident that if it stays on the feet, I am at an advantage. I just have to focus on his point of attack and be accurate with my counters. Ito ang naging pahayag ni Adiwang. Ayon naman kay Kawahara, napaghandaan niya daw ang lahat at nang pumasok ito sa ONE Championship, nasa mabuti na daw siyang kondisyon. The reason I decided to fight Adiwang is because he is a good fighter, a dangerous fighter, and if I beat him, I'll be closer to the ONE Strawweight World Championship. It'll be a big win for me, so I am excited. Ito ang binitawang salita ni Kawahara sa isang interview sa kanya mula nang magpakita siya ng kanyang litrato na pumirma ng kontrata sa ONE FC sa kanyang Instagram account. Ayon pa kay Kawahara, may inihanda daw siyang sorpresa para kay Adiwang. I already have something prepared and I'm sure Lito will have something prepared. He will have observed me. We're both in the same situation, so let's enjoy it and have a great fight. Ito ang nasabi ni Kawahara sa kanyang interview. After all the challenges I've faced and suddenly I have this fight, so it's gonna be a test for my mindset and for my I think in everything for me. It's a test, physical and mentally. So yeah, I'll do my best to get through to this challenge. Keep on supporting, keep the faith, and thank you for all your support. And yeah, we're here, we'll bounce back and we'll get there. So stay on the journey because we're just starting. We'll bounce back and get our goal here, get the strap that we want. Makikita natin sa kanya ang determinasyon at ang hunger na manalo sa labang ito at patutunayan niya sa larangan ng MMA ang galing bilang si Thunder Kid. Maraming salamat sa panonood at huwag kaming kalilimutang isubscribe dito sa aming YouTube channel at i-follow sa aming mga social media accounts. Hanggang sa muli mga lakay, champions are not born, they are made.